ang malagim na pagkamatay ng Eklesya, at ang napipintong pagkabuhay nitong muli. Kapag tinanong natin ang mga iglesia sa buong mundo, kung nasaan na ngayon ang tunay na iglesia, ang sagot ng lahat, nandito sa sanlibutan, at kami yon. Kung tanungin naman sila, saan kayo nang galing? Ang sagot ng Romano Katoliko, mula sa unang siglo at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang sagot naman ng Iglesia ni Kristo, tumalikod ang Iglesia at nagbalik loob na ngayon. Ang mga pananaw na ito ay kapwa-ligaw, sapagkat ang totoo po, mga giliw na tagapakinig, ang tunay na Iglesia ay nasa libingan pa hanggang ngayon, dahil siya ay pinatay noong mga huling araw ng unang siglo. Ganun pa man, siya ay ibabangon muli mula sa Hades, o libingan, at mabubuhay na maluwalhati kasama ang Panginoon magpasawalang hanggan. Ang Ebanghelyo tungkol sa pagkamatay ng Iglesia ay mahirap paniwalaan, lalo na ng mga nagpapanggap na sila ang Iglesyang buhay. Ngunit kung iyong pag-isipang mabuti ay mas mahirap paniwalaan na ang mismong Panginoon ng buhay ang siyang mamatay. Opo, kahit ang mga alagad ng Panginoon ay nahirapang intindihin na si Isu Kristo ay papayag na dakpin at patayin. Ngunit talagang pinaslang ang Panginoon, at ang Iglesia ay di rin pinalampas. Kung tutuosin, hindi na dapat ipagtaka ang nangyaring pagkamatay ng Iglesia, dahil ang ulo niya ay una nang nagparaya. Kung ang ulo at ang katawan ay totoong magkaisa, siguradong mangyayari sa katawan ang nangyari sa ulo. Alamin natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 18. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng pangunguna. Magkaisa nga sila. Sa makatuwid ang nangyari sa ulo ay nangyayari rin sa katawan. Ang pangunguna ng Panginoon sa kamatayan, sa libingan, at sa muling pagkabuhay ay mga yapat na sinusundan ng kanyang Iglesia. At paano siya magiging panganay mula sa mga patay kung ang kanyang Iglesia ay hindi naman sumunod sa libingan at hindi aahon mula roon? Kaya hindi po maaari na ang Iglesia ay patuloy na nabubuhay mula pa noong unang siglo hanggang sa ngayon. Nakaranas ng pagkamatay ang Iglesia. Ano ang mga pruweba na ang Iglesia ay pinatay at namatay? Ang isang matibay na patunay ay ang miserableng kalagayan ngayon ng mga nagpapanggap na mga Iglesia. Wala silang kinaiba sa mga estatwa na animoy buhay ngunit wala namang hininga. Masdan po ninyo, pilit nilang ginagaya ang panlabas na anyo ng Iglesia ngunit itinatanggi naman nila na may taglay itong kapangyarihan na gumawa ng mga milagro, panggagamot at propesya. Yan po ay dahil wala sa kanila ang mga kaloob na iyon mula sa Diyos. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Timoteo 3 versikulo 5. May anyo ng kabanalan, datapwa't tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka sa mga ganyan. Ang presensya ng napakaraming bulaang Iglesia sa mundo ngayon ay isa pang patunay na patay na nga ang tunay na Iglesia, dahil ang pagdami at pamimahasa ng mga huwad na Iglesia ay pwede lang mangyari sa ibabaw ng bangkay ng Iglesia. Dumami ang mga huwad, sa makatuwid bumigay ang tunay.
Basahin po natin sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 28. Saan man naroon ang bangkay, ay doon magkakatipo ng mga buitre. Sa dami ng bilang ng mga iglesia ng buitre, sa nakakahiya na mga ginawa at ginagawa nila ay siguradong hindi nila kasama ang iisang iglesyang banal at kamangha-mangha. Imposibleng dumami ang mga bulang iglesia kung naririto pa ang tunay na iglesia, sapagkat hinding-hindi magkakasundo ang tunay at ang mga bulan, isa lang sa kanila ang matitira sa mundo. Basahin natin ang sinabi ni Amos Kapitulo 3 Versikulo 3. Paano makalalakad na magkasama ang dalawa, liban na sila'y magkasundo? Tinanggap at ipinaubaya ng Eklesya ang kanyang kapalaran sa kalooban ng Diyos, ayon sa dakilang prinsipyo na itinuro ng kanyang Panginoon. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 39, Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masama, kundi sa sinumang sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtay mang gaya ng mga kalapati. Ang mundo ay napakalupit na parang lobo at ang iglesia ay napakaamo na parang tupa. Hindi nagtagal na bundat ang mga lobo, at ang mga tupa ay naglaho. Ang mga maling aral na itinataguyod ng mga bulang iglesia ay naglalantad din na sila ay mga huwad. Pansinin po ninyo, ang mga Katoliko at Protestante ay may tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang Iglesia ni Kristo naman ay dalawa ang Panginoon, Panginoong Diyos, at Panginoong Kristo. Taliwas ito sa mga turong natanggap ng tunay na Iglesia. Basahin natin sa Efeso Kapitulo 4 Versikulo 5 hanggang 6. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sama sa ibabaw sa lahat, sama sa lahat at nasa lahat. Napakaliwanag po, mga giliw na tagapakinig, isa lang ang Diyos, ang Ama lamang. At iisa lang din ang Panginoon, si Isu Kristo lamang. Basahin naman natin sa Unang Korinto 8 verse colo 6. Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isang Panginoon lamang, si Isu Kristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan Niya. Bakit hindi ang Ama lamang ang dini-Diyos ng mga Katoliko at Protestante? At bakit hindi si Isu Kristo lamang ang pinapanginoon ng mga iglesia ni Kristo? Bakit kung ano-anong kalikuan ang pinaniniwalaan ng mga huwad na iglesia? Nakakagulat ang sagot ni Apostol Pablo sa pangalawang Tesalonica 2:11, at dahil dito'y ipinadadala ng Diyos sa kanila ang matinding pagkalito, strong delusion, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manggahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nanggalugod sa kalikuan. Nakita po ninyo, isa palang kaparusahan na paniwalaan nila ang kamalian. Dahil ang kasunod nun, sila ay hahatulan at itatakwil ng Diyos. Ngunit heto pa ang pinakamasahol.
Ang naging saliga ng Katoliko at Protestante ay Kristong Diyos, at ang saliga naman ng Iglesia ni Kristo ay Kristong tao. Sadyang nakamamangha po kung paano sila naligaw at hindi nila makita ang tamang saliga ng Eklesya, na walang iba kundi ang Anak ng Diyos. Tunghayan natin sa Mateo Kapitulo 16 Versikulo 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Iso at sa kanya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat ito ay hindi ipinahayag sa iyo ng lamat dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking eklesya, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaglaban sa kanya. Napakalinaw po. Ang eklesya ay itinatag kay Iso Kristo na Anak ng Diyos, hindi sa tao lang, at hindi sa Diyos mismo, o Diyos rin. Ang dakilang katotohanan, ang batong saliga ng tunay na eklesya, ay ang kaysa isang isinilang ng Diyos sa langit. Sa Diyos po talaga nagmula ang Kristo, at mula sa langit ay ipinadala siya sa sanlibutan at nagkatawang tao upang mahayag sa sangkatauhan. Alamin natin ang sinabi niya sa Juan Kapitulo 17 Versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, Ama, ay makilala nila na iisang Diyos na totoo, at si Iso Kristo na iyong ipinadala. Ayan po, ang Anak ng Diyos ay ipinadala ng kanyang Ama mula sa langit. Ito ang tamang turo ng Diyos. Ang turo ng mga tao ay pawang pamumusong. Una, Kristong Diyos, doktrina ni Athanasius. Pangalawa, Kristong tao, doktrina ni Arius. Kung ang hanap naman natin ay mga talata na direktang nagpapatunay sa pagkamatay ng Eklesya, heto po sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 9 kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ano anya? Kayo'y papatayin. Tingnan naman natin sa Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 7 at ipinagkaloob sa kanya, sa halimaw na hayop na makipagdigma sa mga banal, at kanyang tatalunan sila. Ano anya? Tatalunan sila. Napakalagim po ng nangyari. Ang halimaw na hayop, ang Imperyo Romano, ay siyang kumitil sa buhay ng banal na eklesya. Siya ang dangal at ligaya ng dragon, ang kapangyarihan at kaluwalhatian ni Satanas. Ganito rin ang prophecia ni Daniel Kapitulo 7 Versikulo 21 Ako'y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal, at nanaglaban sa kanila. Tinalo at dinaig ng Imperyo Romano ang mga banal na Kristiyano. Ang Eklesya, gaya ng templo sa Jerusalem ay ibinagsak. Basahin natin sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 2. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak. At sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 19 sumagot si Iso at sa kanila'y sinabi, Gibi ninyo ang templong ito, at sa ikatlong araw ito ay aking itatayo. Ang templong tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang katawan sa makatuwid bagay, ang Eklesya. Giniba nga ang Eklesya,
Subalit may pangako ang Panginoon, sa ikatlong araw ito ay aking itatayo. Ang isang araw sa langit ay 1,000 taon sa lupa. Sa makatuwid, sa ikatlong milenyo mula ng Lipolin ang Eklesya ay ibabanggan siya. Ngayon ay nasa 3rd millennium na po tayo. Unang siglo nang siya ay ginibo ng mga Hudeo at ng mga Hentil na Romano. Bago pa ito nangyari ay sinabi na ni Apostol Pablo sa mga nakatatanda sa Eklesya. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 29 Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na walang etitira sa kawan. At tuluyan ngang nawala sa lupa ang banal na kawan ng Panginoon. Tunghayan natin ang kahawig na Prophesya. Habakuk 3 Versikulo 17 Ang kawan ay kikitlan sa toral, at mawawala ang lipyon sa mga silungan. Mahabang panahon na nananahimik ang Eklesya. Halos 2,000 taon na ang lumipas mula noong siya ay itinatag ng Panginoon. Ang maling akala ng mga bulaang Eklesya ay patuloy at walang humpay na sumusulong ang Eklesya. Hindi po yan totoo. Maalaala mo, kahit walang armas ni pera ay lumusab ang Panginoon, at sa loob lang ng 3 taon ay napasa kamay niya ang Jerusalem. Sa palagay niyo ba ay mga ngailangan ng 100 taon ang makapangyarihang Eklesya upang sakupin ang munting daigdig na ito? Hindi po. Kaya isipin nyo, magdadalawang 2,000 taon na at nakikipagbaka pa rin ba ang Eklesya? Isang kabiguan na po yan, at malaking insulto sa anak ng Diyos at sa kanyang espiritu. Yan ba ang ipinagmamalaki ng mga Katoliko, Protestante at Iglesia na sa loob ng halos 2,000 taon ng pagsusumikap ay nasa kamay pa rin ng kanilang kalaban ang malaking bahagi ng kapangyarihan? Hindi po ganyan kaina ang Iglesia. Ang totoo po, wala na siya rito. Dahil pagkatapos lamang ng 60 taon ay nagpahinga muna siya sa libingan na itakda na ang pangyayaring ito ayon sa kamaghamanghang pasya ng Diyos, upang bigyang daan ang masidhing kapigatian, Great Tribulation, na ibubuhos sa mundo bilang parusa sa pagmamatigas nito laban sa anak ng Diyos. Pakinggan natin ang propesya ni Isaias Kapitulo 57 Versikulo 1 Ang matuwid Kristo ay namamatay, at walang taong nagsasapuso nito, at ang mga taong mahabagin, Eklesya, ay inilisan mula sa lupa, at walang nakakaisip na ang mga matuwid ay iniiwas sa kasamaang dumarating, at nangyari nga, nang itinakwil ng sanlibutan ang matuwid at mahabaging tagapagligtas na ipinadala ng Diyos, ay nagbabala ang Panginoon, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 21 Kung magkagayoy magkakaroon ng masidhing kapigatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman at maliban na paikliin ang mga araw na yaon, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Isang napakahabang gabi ang tumabon sa mundo, ayon sa ipinahayag ng Panginoon. Juan Kapitulo 9 Versikulo 4 Kinakailangan kong gawin ang mga gawa niya ang nagpadala sa akin samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ang gawain ng Diyos ay pansamantalang naudlot sa pagtakip ng dilim. At saan ikinubli ng Diyos ang mahal niyang Eklesya?
Basahin natin ang propesya sa Awit Kapitulo 27 Versikulo 5. Sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako sa kanyang lihim na kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Siya ay ibinaba sa lihim na kulandong, secret pavilion, sa makatuwid bagay, sa hades o libingan. At pagdakas siya'y itataas muli sa ibabaw ng bato, sa makatuwid bagay sa pagkilala sa anak ng Diyos na siyang matibay na saliga ng eklesya. At habang ang eklesya ay namamahinga sa libingan, ang mundo naman ay binal ika ni Satanas at pinagsamantalahan ng lubos-lubusan. Mateo Kapitulo 12 Versikulo 43 hanggang 45. Kapag ka nailabas na sa katawan ng tao, ang karumal-dumal na espiritu ay lumalakad sa mga tigang na dako, naghahanap ng kapahingahan at hindi makasusumpong. Nang magkagayo'y sinabi niya, babalik ako sa bahay na nilabasan ko at pagdating niya ay nasumpungan niya itong bakante, nilinis na, at nagagayakan pa. Kaya't yayaon siya, at magsasama ng pitong espiritu na masahol pa kaysa kanya, at sila'y magsisipasok at magsisitahan doon. At ang huling kalagayan ng taong yaon ay magiging lalo pang masama kaysa una. Gayun din ang mangyayari sa makasalaan ng lahi na ito. Kaya ang totoong sitwasyon ng mga iglesia sa sanlibutan ngayon ay parang mga ganid na lobo na binigyan ng kanya-kanyang parte upang huminahon sa paligid ng trono ni Satanas. Kaya, mga giliw na tagapakinig, hindi po totoo na nagpatuloy ang Eklesya ng Hadea at unti-unting naging Iglesia Romana. At hinding-hindi rin tama na mula sa Jerusalem ay inilipat sa Roma ang headquarters ng Eklesya. Ang nababagay sa lungsod ng Imperyong Halimaw ay gawing kuta ng Tusong Diablo. Sa kabilang dako, hindi po totoo ang ipinangangaral ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na anila, ang Iglesia ay tumalikod sa pananampalataya at nagtaksil sa Panginoon. Napakasama naman ng akusasyong ito ng mga ministro at pinahihiya nila ang pinagpalang Iglesia. Sa totoo lang po, napakatapat ng Eklesya sa kanyang Panginoon. Katunayan po, hanggang sa wakas ay hindi niya tinalikuran ang kanyang manunubos, kundi hinarap niya ang mahahapding pangil ng kamatayan. Basahin po natin ang Apokalipsis Kapitulo 14 Versikulo 13. Mapapalad ang mga patay na nanggamamatay sa Panginoon mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang pagpapagal, at ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sadyang kagilagilales ang nagagawa ng pag-ibig. Basahin natin ang sulat ni San Pablo sa taga Roma Kapitulo 8 Versikulo 35 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Kristo? Ang kapigatian ba, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa katayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat,
Ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man o buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan o ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig na nasa kay Isu Kristo na Panginoon natin. Napakadakila po ng pagmamahala ng Panginoon at ng Eklesya. Ibinuhis ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kanya, at ibinuhos rin ng Eklesya ang kanyang mataos na pag-ibig sa Panginoon. Pinatunayan nilang kahit ang hamon ng pagdurusa at kamatayan ay hindi kayang sumera sa kanilang pagmamahalan. Gaya ng isang nobyang uliran, ang Eklesya ay nagtiis para sa minamahal at siya ay nagtagumpay kahit na siya ay pinatay. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 13 Kayo'y kapuputin ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit nalalagas na ang mga banal noong unang siglo kasama ang mga apostoles, ay hindi pa rin bumalik sa daigdig ang Panginoon. Yan ay dahil kailangan munang lumitaw sa mundo ang mga anti-Kristo na magpapanggap at paniniwalaan bilang santong papa at kahalili ng Kristo sa lupa. Tunghayan natin ang sinabi ni San Pablo sa pangalawang Tesalonica 2 versikulo 3, ito ay hindi darating, maliban ang mangyari muna ang pagtaliwakas falling away at mahayag ang tao ng kasalanan, ang anak ng kapahamakan. At dahil pinatay na ang mga banal, sila ay ligtas na rin at hindi na sila apektado ng kabagabagan at mga tukso at mga kasalanan. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 41 Dalawang babae ang magsisigiling sa hilinggan, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Marcos Kapitulo 8 Versikulo 35 Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. Ang mga naiwan sa mundo na benolika ng Diablo ay siyang naging kawawa dahil sila ang nangapahamak. Oo nga't maraming nakasalamuha ang mga banal na sa bandang huli ay napariwara, subalit ang mga iyon ay mga epa na nahiwalay sa mga butil at itinaboy ng hangin. Ang mga tupa ay kinuhan at ikinubli, ang mga kambing ay naiwan sa dilim, naglalakad sa mundo ng mga tukso, kabagabagan at kasalanan kasama ng mga demonyo at anti-Kristo. Gaya ni Judas, sila ay hindi totoong kaanib ng banal na katawan ng Panginoon. Basahin natin sa unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 19 sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit sila'y nangagsilabas, upang sila'y mahayag na hindi lahat ay sa atin. Malinaw po, mga giliw na taga-subaybay, na ang mga nagsitalikod ay hindi kaisang katawan ng mga banal. Ang nagtaksil sa Panginoon at umalis sa pananampalataya ay hindi tunay na kaanib ng Eklesya. Kaya, isang malaking kasalanan na sabihing tumalikod sa ulo ang katawan ng Kristo. Noong unang siglo ay buong katawang inialay ng Eklesya ang kanyang sarili sa altar ng pagmamahal sa Panginoon. Purihin ang Diyos.
Ang talatang ginagamit ng mga Katoliko, Protestante at Iglesia ni Cristo upang patunayan na ang Iglesia ay hinding-hindi malilipol o may babagsak ay ang Mateo Kapitulo 16 Versikulo 18 at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ang mga pintuan ng Hades libingan ay hindi magsisipanag laban sa kanya. Ang hindi alam ng mga bula ang iglesia na nasa talatang ito ang patunay na nasa loob na pala ng Hades ang iglesia at nasa talata ring ito ang matibay na pangako ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay lalabas mula sa loob ng libingan at siya ay hindi mapipigilan ng mga tanod na nakaharang sa tatlong pintuan ng Hades. Opo. Ang Eklesya ay mabubuhay ng muli. Yan po ay ipinagtibay ng ating Panginoon sa Juan Kapitulo 14 Versikulo 19 dahil ako ay nabubuhay, gayon din naman, mga bubuhay rin kayo. Ang ulo ay umahan mula sa Hades. At dahil ang ulo at ang katawan ay tunay na magkaisa, sa makatuwid, ang katawan ay mabubuhay ring muli at aahon mula sa mga patay. Napakahalaga po na ipangaral ang ebanghelyong ito tungkol sa malagim na pagkamatay ng Iglesia at ang napipintong pagbangon nitong muli. Sa pag-iral ng aral na ito nakasalalay ang pagdating ng wakas ng kasamaan at ang pagsilang ng bagong umaga. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14 at itong ebanghelyo ng kaharian ay ipanganggaral sa buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kung magkagayoy ipagpapatuloy na muli ang gawain ng Diyos na naudlot noong unang siglo, at mangyayari na rin po ang ganap na pagsakop ng Panginoon sa buong sanlibutan, ayon sa nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 6 Versikulo 2 tumingin ako, at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay ay may hawak na busong. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang manakop at tapusin ganap ang pananakop. Kaya pakinggan at iyakan natin ang malagim na nangyari sa Iglesia at sa sanlibutan. At pagdakay mga galit kayo dahil mayroon pang pag-asa. Muling ipahahayag ng Diyos sa mga hinirang ang saliga ng Iglesia si Isu Kristo na anak ng Diyos. Dito lamang sa matibay na batong ito mangyayari ang pagbangon. At iyan po ang ating ipinagdarasal at taos pusong hinihintay ang muling pagkabuhay ng Iglesia ng Panganay.